Philippine Navy, tinututukan ang Air Defense Missile System para protektahan ng pinaplanong SBASMS o Shore-Based Air Defense Missile System at mga naval bases. Ang plano ng Philippine Navy Shore-Based Air Defense Missile System Acquisition Project at Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project ay dalawang magkaugnay na proyekto ayon sa MaxDefense Philippines noong Hunyo 5. Ayon sa MaxDefense, ang primary rule ng SBADMS ay protektahan ang plano ng Philippine Navy's Anti-Ship Missile System o Coastal Defense System habang pinoprotektahan ang Philippine Navy's installation at mga naval bases. Para sa SBASMS, tinututukan ng Philippine Navy ang BrahMos Cruise Ship Missile System, sinabi ng MaxDefense. Para sa SBADMS, ang Rafael Spyder Air Defense System ay ang kasalukuyang frontrunner, bagaman ang Philippine Navy ay nakatingin pa sa ibang mga sistema kabilang ang Raytheon-Kongsberg NASAMS at Leg Next 1 KM-SAMS Cheolmae 2, sinabi ng MaxDefense. Bukod sa Navy, tinitingnan din ng Philippine Army na makakuha ng BrahMos Cruise Ship Missile sa ilalim ng Land-Based Missile System Acquisition Project. Noong Disyembre 2019, sinabi ni Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang kontrata para sa BrahMos ng Army ay maaaring pirmahan sa first half ng 2020. Gayunpaman, ang pandemya ng COVID-19 ay nakakaapekto sa maraming mga proyekto sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Philippine Army ay interesado na makuha ang ganitong uri ng missile dahil palalakasin nito ang ating coastal defense operation, sinabi ng Philippine Army noong Oktobre 2019. Bukod dito, napili ng Philippine Air Force ang Spyder Surface-to-Air Phyton at Derby Air Defense System na binuo ng Israeli Rafael Advanced Defense System para sa Ground-Based Air Defense System GBADS Acquisition Project. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated sa ating channel. Thank you and God bless!